ayaw ipakita eh. Pero welcome dito sa game number 2 para sa mga bagong natin dyan. One win away na lang ang RSG Philippines bago pumunta sa next round. This is Team Hack versus RSG Malaysia versus PH. Kasi natin to. Baksa natin to. Ito na nga, pag-uusapan natin ulit si Irad on the hands of Leomord. Titingnan natin guys sa bagong change ng Leomord jungle. Again, for the knowledge everybody, napaka-OP ito kung gagawin mo siyang jungle hero. Why? Dati kasi, paborito ng isang Leomord pag bumaba yung health mo by 35%. Eh ngayon, 50% yung basic attack mo, nag-crit na kaagad. Sobrang sakit na agad nun. Talaga mararamdaman nila. Pero first blood, early kill onto Lola on the bottom lane, RSG Philippines. Nang gulat sila sa early rotation ni Exhort. Hiniwalay nila yung mid laners nila. Si Light sa taas, si Exhort sa baba. Ganda ng ikot kayo na an early step up for RSG Philippines, making Team Hack uncomfortable. Pero look at the damage! Dalawa ka agad ang humahabol. Pinupoke ang isang member dito ng Team Hack. Back away muna. Pinapauwi agad, no? Uy! Narangan ng wall. Okay, pinipil muna ngayon ang RSG Philippines, Santi. Ang side ng Team Hack. Making Gary uncomfortable. Stealing jungle creeps. Sa side ng Team Hack. Ang bilis ng pagpunta ni Gary doon. Nag-react agad siya. Pero si Irad dito, maaaring mag-react lang din. Crab sa kanya pa mapupunta. So on the way na sila ngayon kung saan magsuspawn yung turtle sa may bandang ibaba. Ikot lang talaga. Pero si Min, nakapwesto lang din. Si Light naman, inang pupok lang. Mapipilita siya mag-back away kasi nga mahuhold siya ng bahagya. Pero andito na, nilabas na ang kabayo. Mukhang abulin talaga ni Gary si Light. Mapapatumba niya. Babalik siya dito. Tatalon-talon with a crowd walker. Pero si Min ngayon ay medyo delikado. Si Irad naman ay tatalonan. Kuha ng isa ka. So biglang nag-transform na muli na. Pero buhay pa rin si Irad. One for one exchange. A good setup for RSG Philippines to take the turtle. Pero ngayon, it's all about Team Hack taking greater risks early games, Santi. He expects kasi for the mindset of Gary na pwedeng nakawin palagi or istorbohin palagi yung pag-quality ng buff. So what more to gain advantage is to take kills. Pero kailangan nalang i-calculate yun paulit-ulit as the game goes on. This is actually Team Hack showing us na kaya din nila sumabay dun sa aggression. Pinapakita nilang palag-palag rin naman sila sa early game. Ayaw na nilang magpamama sa RSG Philippines katulad nung game 1 kanina na parang sila lang yung magre-react. Ngayon, gumagawa na rin sila ng mga sarili nilang mga plays. Well, looking at the plays right now, hindi mo nalalapit ang Team Hack. Kahit mismo si Gary, hindi mo nalalapit. Pero secure naman ng orange, pero RSG Philippines secures the turtle. May counter dito pero si Lola being in enemy lines. Apat dito, nakabantay. Tinatake pa rin. But si Nats, binibigan. Electro final blow. Hindi natin makakaway. Exhort secures the kill for RSG Philippines. Ang ganda nung tinugiwan nila dito. Kaso nga lang may fatalink sa may batang itaas. Kose is down. Ang ganda ng response ng Team Hack dahil gold laner yung kanilang napatumba. Tapos extra gold pa on the energy shield sa may batang top lane. Team Hack with a trade. Payag sila na mapatumba si Lola as long as busog na busog itong si Panda. A diversion play is at work for side of Team Hack. Getting the Panda advantage. Panda meaning Beatrix side ng Team Hack. Dahil ito yung kailangan nilang i-upgrade early on. Yung damage mismo ni Panda na pwedeng mag-complement sa setups na gagawin ni Min. Min and Man combo. Sila ang aasahan dito. And yung setup. Tapos yung follow-up ng isang Nana. Enough yun para talaga mag-feel ng HP ng kalaban. Kaya naman feeling ko mas higher chance yung Team Hack dito na kumbaga makakuha ng lead as long as makakuha sila ng magandang mga plays. Pero ngayon ang pagkakamali yata ni Jose, wala siyang purify pero makakatakas pa rin naman siya with a BMI. Prepared na siya at nilatag niya. Pero nanggulat dito si Kuya Bulite, napaflicker untog. Nahagaw pa nila yung purple buff. Exhort with a steal. Walang purple buff si Gary. Ibibigay niya ang kanyang sarili pero bumalik ang buhay ni Kuya Exhort. Nag-swimming at umahon lang sa tubig RSG Philippines with the calculated steal. Doon mismo sa purple ni Gary, sa mano pa ng orange, sabi ni Irad. Kala mo, wala na. Yun pala, meron pa. Meron pang naitatago yung passive talaga dito ng isang kandita. Sobrang OP, pero si Lola naman, maaari nilang bigyan. 2v1 situation. Ando na yung elect the final blow plus the petrify. Walang kawala kay Nats. Ito na nga, may pagbasag mula sa taas. Ang pagbawi dito ng Team Hack. Is this enough for RSG? Ito na nga ba ang call ng Team Hack para dahan-dahang bumawi? A setup na hinihilang ngayon ni Gary ang turtle sa kanilang side. Pero pwestuhan at coverage ng RSG onto the macro game. Reset.
a good reset here coming in from light. So wala muna makakalapit. Appeal. Ngayon ang gagawin for RSG Philippines. Libreng turtle na naman ata para sa RSG. Si Rad dito magsa-start. Yung team hack hindi na makapwesto. Talagang sila yung nag-ahabol yung link nila dito at naubusan pa ng resources. Kaya naman, sobrang hirap. Pag ikaw kasi OSX link ka, dependent ka sa mga buffs mo eh. Yes. And also, if kung nalulugi ka early game, you need to make sure what's your mid-game, late-game answer. Dahil kung magkulang ka doon, especially sa buffs, especially sa momentum, sa item, medyo mahirap yon if you're a link. Pero kung sigari yan, ayan na nga, nag-swimming na nga ulit si Kuya Exhort me na nanganganib. Dalawang Fatal Links papunta sa Torre, pero nanganganib pa muli ito ng mga member ng RC Philippines. Man, secures the kill, taking down Light. Ang gandang pasok ng Fatal Links. Pero that's two man down for RC Philippines. Patience from Team Hack. Ito yung naging susi nila para makakuha nga talaga ng mga kills. Gary and Lola is low. Irad naman dito, makakuha din ng trade. But definitely RSG still on the lead. Pero yung Team Hack, kailangan lang talaga nila maging patient katulad dun kanina. Ang ganda na nun eh. May dalawa silang kill na na-secure dahil nga umasim ng baga yung RSG. Gusto ko lang sabihin yung ginagawa ditong ni Irad. Once ma-peel ni Nuts and mismo ni Exhort dito or ma-burst ang mga member ng Team Hack dito, si Irad mismo, ang kailangan lang niya ultimate para makuha yung mga kill. Yan na nga, eh, si Exhort. So ano siya? Taga-clean up? Taga-clean up. Alam mo bakit? Kasi yan nga, dun ka napapaganing passive ni ano eh. Ni Leomord. 50% lang kailangan para mapa-activate mo yung crit. Eh, naka-hunter strike na rin to. Ang sakit nun. Ang bilis pa ng movement speed. So, kayang-kaya ka talagang habulin. So, yung Team Hack, wala silang maging sagot doon sa ginagawang aggression ng RC Philippines. Kasi sobrang bilis ng ikot nito. Tapos, yung resources din na pag-secure, yung mga buffs, yung steel, nakukuha nila lahat. Nuts, the first gamitin yung Electrofinal Blow para mag-bamba out. 15 seconds remaining bago mag-spawn ng Turtle. Tignan natin yung mga contest pa nga ba dito si Gary, ha? Kailangan nila magandang pwesto dito. Kailangan nila konti uminga. Kasi nakikita natin, secured pa mga kampo ngayon ng side ng RSG Philippines. Trying to poke Exhort and Kusei in the mid lane. Turtle is up for the taking. RSG Philippines on the lead, 2.5. Ang ganda naman ng pasok ni Light. Wild charge, pero na nga si Irad with the killing spree. Sinasumawi ng isa. Walang setup kayo ng Team Hack ngayon. Diretso na lang RSG Philippines si Lola. At mismo, si Man na nanganib dito si Lola. Di natin makahuwi. Si Gary na lang mag-isa. And RSG Philippines, Irad with a sensational attack. Si Gary iniwan ng SpongeBob. Kahit si Patrick na wala na. Yun Nako. Lang. Sa ilalim ng tubig, ito ang Kings of Sea Special, Under the Sea! Under the Sea talaga kasi Kings of Sea, RSG Philippines. Ito ang lakas nila, pinapakita nila kung bakit sila ang kampyon ng MPLPH Season 9 at kung bakit sila yung kampyon ng MSC. Grabe itong Kings of Sea. Nasimulan natin sa Kings of Sea. Tama. Ibang class ito. Uy, nag-flame shot. Flame shot. Check bush. Tama nga naman because kailangan ng coverage ngayon ni Bill. Si OSX, check bush. Tama yun, tama. Willing to use up the resources, Gary. But si Light, yung coverage talaga ni Light sa mga kampo ng Purple Off, nahihirapan kumuha ng mansana si Gary. Oo, wala silang makain dito. Kaya naman yun, si Gary mukhang mabibigyan pa ni Nuts. Pero si Light nakabang. Pwede niyang untugin. Pero sabi ni Light, mananakot lang ako. Trick or treat. Yeah. Silip lang ng bahagya. Ngayon, may Lord na sila. Ito na. Dito niya isi-save. Pag dumating yung flicker dito ni Light, pag dumating dito yung ultimate niya, kayang-kaya na nilang mag-rush talaga ng ubos. Hindi malabo nga na ma-early game to ng RSG. Pero ngayon, walang nahuli dito si Min. Ako po, nag-fatal link sa wala. Pero tutumba si Panda at si Man. At andito na yung kabayo kasama si Nuts. May mga espada. Tayo nakikita. Habang yung Lord naman, isasamahan pa nila. Tatlo na lang ang dedepensa mula sa side ng Team Hack. Hirap nito. Ako, if you are Team Hack right now, kailangan mo makapick off ng isa. Pero sa performance ngayon ni Irad, napaka-consistent. Game number one, pati game number two, walang death, Santi. Wala! Wala man lang binibigay. Itong si Irad, beautiful KDA. Ganda ng laro niya. Pero mukhang sobrang aggressive dito na papasok siya. Wala siya pake sa kanyang KDA. Ganun siya katapang pre. Mukhang makuhuli pa dito. Mukhang natulak ng bagya. Pero si Kosei naman with a cleanup. Nandun na siya sa kaduluduluan ng base ng kabila. Pero inuubos dito ni Irad. Isa-isa, triple kill dito. Napatumbas siya ni Gary. Pero